Sige, hindi. Okay lang daw yun. Okay lang daw yun. Yung ipin niya. Kirim. Kim. Okay. Cream off. Cream off. Kimo. Okay. Cream. Kim. 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 Kimo. Tugo ka. Nakagat mo dila mo? Ha? Sige. Hey, ang ano, ang dalas. Oo nga, ang dalas. Bigyan na natin yung gamot niya sa iyo, di ba? Mm-mm. Sige, after na lang. Pwede niyo? Shhh! Hindi, sige, wala. Oh. Wait lang, papaalam ka sila. Wait! Sige. Higaan din lang. Hello friends! Kamusta na kayo? Alam ko medyo matagal na yung last video namin. And as much as I want na fun videos yung i-upload today, lalo na first video of the year natin. Pero ayun nga, dahil sa mga nangyayari lately, serious topic muna tayo today. So kung nakafollow kayo sa Facebook, Instagram, tsaka TikTok namin, malamang napanood nyo na yung pagsisisure video nila Cream O, Gigi. Tsaka pinakita ko naman kanina sa unahan ng video. Bali yun kasi yung last update na-receive nyo from us. Actually, wala naman talaga akong balak na i-post siya sa social media kasi alam ko, medyo mahirap para sa atin makapanood nung ganon. Lalo na sa mga kagaya kong fur parents. Pero that morning kasi, kaka-seizure lang ni Cream O. And a week before, kaka-tatlong seizure lang din ni Gigi na yun sana yung tinitreat namin. Tapos, biglang nagka-seizure na naman si
cream o after 4 months. Kaya medyo nagpanik ako, tapos hindi ko na malaman yung gagawin ko. Kasi halos nagkasabay yung mag-ina. Kaya nanghingi na talaga ako ng tulong sa inyo kung sino yung may mga kakilalang expert or naka-experience na ng ganito. Kasi since 2022 pa siya mystery sa amin. Every time naman na nagsisissure sila, lagi ko silang dinadala sa vet para ipa-CBC tsaka blood chem. Lagi naman ang result is normal. So most likely, hindi naman compromise yung immune system nila. Tsaka okay yung lagay ng organs nila like yung liver tsaka kidney. So gusto ko lang po muna ulit magpasalamat sa inyo sa lahat po ng nag-comment ng mga concerns nila dun sa mag-ina. Tsaka lalo na dun sa mga nag-share ng experiences nila, tsaka tinuro ako dun sa mga vets na tingin nilang makakatulong. Habang binabasa ko yung comments, medyo nako-comfort ako in a way, kumakalma ako. Medyo nagkakaroon ako ng direksyon kung ano yung next kong gagawin pa. Again, thank you po sa inyong lahat. So ayun, for the last weeks, nag-spend lang kami ng time namin seeking ng second and third opinion. And ayun nga, nag-conduct pa sila ng ibang test aside from CBC tsaka blood chem, kasi most likely daw kapag nagganon pa sila magiging same results lang din. With seizures kasi, para malaman talaga kung ano yung nagko-cause nun, kailangan nung process of elimination or yung pag-rule out ng mga possible na sakit. So medyo mahaba-haba siyang proseso tsaka magastos. Tsaka dapat well-documented yung mga seizures nila kasi doon nagbe-base yung mga vets natin sa kung anong magiging possible na diagnosis. Kasi doon nila tinitignan yung pattern, gaano kalakas, tapos gaano kadalas. Ayun, kasi sabi sa amin dito sa first vet namin, may mga dogs daw na once lang nangyayari sa buhay nila yung pagsisissure or twice lang tapos hindi na siya mangyayari ulit. May iba na may trigger lang daw tapos alisin lang yung trigger na yon, hindi na sila magsisissure. Sa case naman namin, since nakaka-apat na seizure na si Cream O, though medyo malalayo yung interval nung kanya, then si Gigi nakakatatlo na, ito talaga yung sa kanya yung mas malapit yung interval. Kasi yung kanya, December lang nangyari. Tapos, 1 week lang yun lahat. So, yung isang araw nun, dalawang seizure siya. Kaya nag-decide na talaga yung mga vets na iput sila under maintenance ng anti-seizure meds. Kasi daw yung type ng pagsisissure nal is yung tinatawag na grand mal seizure. Actually, hindi nga ako aware doon kasi akala ko pag seizure, ganun lang yung itsura talaga, yung talagang nangingisay. Meron pa pala kasing mild lang na parang nagtitwitch lang yung ulo. Basta hindi ganun ka-intense sa kanila. Maano na pala yun? Matindi pala yung kanila. Kasi yung klase daw ng seizure nila, Cream at Gigi nga, yun daw yung may possibility na hindi na siya huminto, yung tuloy-tuloy na lang hanggang sa ma-brain dead na or eventually magtuloy-tuloy na daw siya na mamatay. So, nung una talaga, medyo hesitant ako na ipag-maintenance sila. Kasi unang-una alam naman natin na kapag may mga ganong medication, mabubugbog talaga yung atay nila. Tapos yung mga ganyang gamot pa, meron niyang mga long-term side effects na hindi lang yung liver yung maapektuhan. Kaya lang kasi, wala, anong choice ko? Parang mas okay na yun kesa naman, diba? Pero ang advice naman ng vet is kailangan lang medyo frequent na sila magba-blood test para mabantayan nga yung level ng toxins dun sa atay nila. Para daw kahit papano maalalayan, mag-adjust dun sa mga gamot na ibibigay. So far, hindi pa namin na-exhaust lahat yung mga test na possible na maging reason kung bakit sila nagsisissure talaga. So ang natira na lang is thyroid, 2D echo para sa heart, tapos lastly yung CT scan. Pero tinapat naman ako nung mga vets na sa CT scan daw, more on tumor yung makikita lang. I mean, hindi lang, pero yun usually yung nakikita. And kung may makita man daw, wala daw neurologist dito para sa dog sa atin. Kahit may makita, wala naman daw nag-ooperate ng ulo ng dog dito sa atin. Tsaka invasive yung test na yon kasi i-sedate sila, expose sila syempre sa high amounts of radiation. And besides daw, same treatment lang naman daw din yung bibigay nila kahit may makitang tumor. Yun na yung pinapatake sa kanila ngayon. So mas magandang yung ibabayad for that test,
lagay na lang sa treatment, which is tama din naman. Kasi parang magiging useless din yung test. Baka hindi na siguro namin siya gawin, yung CT scan. That being said, so far, leaning towards sila dun sa idiopathic epilepsy na diagnosis dun sa mag-ina, na possible ay genetic origin siya. Kasi yung breed daw na Siberian Huskies ay predisposed daw talaga sa mga seizures. Unfortunately, wala daw pong cured sa sakit na to, and magiging lifetime na yung pagtitake nila ng medication. Meron naman daw mga dogs na nare-reach pa rin nila yung life expectancy nila, so inaabot pa rin talaga nila yung old age kahit may ganitong condition. Basta ma-manage lang daw yung seizures nila ng gamot, kasi hindi daw porket nag-medication sila guaranteed na hindi na sila magsi-seizure. Kumbaga, ang ginagawa lang ng gamot is pinapahina niya lang. So nakadepende talaga po sa gamot yung pag-control ng seizure nila. Throughout their lifetime ni na Krimo tsaka ni Gigi, malamang i-adjust-adjust yung dose age niyan, depende sa kung paano sila nagre-respond. Sa ngayon, nasa low dose pa sila. Doon sila nag-start sa pinakamababa. Siyempre, hoping ako na enough na yun para hindi na sila mag-seizure ulit. Kasi pag magtuloy-tuloy pa din, tataas ng tataas yung magiging dosage, saka baka dumami yung mga gamot nila. So, hello! Si Cream! Hi, Kim Kim! Ay, ba't naman ang inay? Oh! Ayan! Ayan ba yung may sakit? Nagkulit na! Hi, Kim Kim! Okay ka na? Ayan, ito si Cream o yung pinaka, hindi pa nakakapag-adjust sa gamot. So, kita nyo naman si Gigi, na ikipagkulita na sa tatay niya, hindi nahihili. Pero, yun yung, ang ingay, yun daw po kasi yung isang side effect ng gamot, yung nahihilo-hilo. Tsaka, mauhawin, mas gugutumin. Gigi, parang mukhang walang sakit. Ang harot. Kikipag-asaran sa papa. Cream. Ito kay Cream, oh. Medyo hindi pa siya nakakapag-adjust. Tignan niya gumigewang-gewang. Kaya inaalalaya namin yan sa hagdan. Kasi pwede siyang mahulog talaga, eh. Shhh! Tigil! Serious ba yan? Serious? Ha? Pahinga-pahinga. Ayan o, dahil siguro bata pa siya, mas naka-adjust sa gamot. Kinikis pa ang CCTV. Actually, to bagong bili ko lang din to kasi dapat wala talagang CCTV dito sa kwarto. Pero since nagsiseizure nga, kailangan kahit pa paano may naka-video talaga. Kasi dito yung last seizure ni Cream O eh. Kung hindi ako nagising, hindi ko yun ma-re-record ng maayos. May makikita niya, dinadrag niya lang talaga yung paa niya. Nung una, si Gigi ganun din naman. Nahihilo-hilo. Pero yun nga, dahil bata pa siya, kaya niya nakapag-adjust. Eventually din daw si Cream O, makakapag-adjust siya. Nakakasad lang siya makita na ganyan. Kasi normally kahit... Normally kasi si Cream kahit... Ano inaano mo sa bibig ko? Normally kasi si Cream o nga, kahit walang gamot, medyo hirap siya sa katawan niya. So, how much more ngayon? Hello? Sige, nakit ka na doon. Nakit ka na doon. Kaya mo umakyat? Ha? Ano? Pabalik-balik siya talaga sa bowl. Ikaw? Ikaw? Ha? Pahinga ka kaya? Ha? Pahinga kaya, Gigi? Oo. Pakarga ka ba? Andiyan ka pala, Rizmarie. Ha?
Andyan pala si Riz Marie namin. Ang therapy dogdog ni Gigi. Napaka-sweet naman na tita nito. Nalagaan mo sila lagi, ha? Asus! 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 Crazy! Crazy! Uy, baka matulak na si Kring. Kring! Doon ka doon. Ba't naman ang pwesto mo dyan sa tulog? May mga times pa nga na si Krim, oh. Grabe yung iyak niya. Lalo na yung mga unang beses namin siya pinag-anti-seizure meds. Tulog ka na. Nakakaawa sobra. Iba kasi sa akin pagka umiiyak si Krim, oh. Kasi syempre dahil mabait siya, tapos hindi mo siya maririnig masyado, tumahol. Para marinig siya na ganun, parang iba talaga yung, iba yung tama sa akin. Wala pa namang nagkaka-seizure ulit sa kanila. Opo, ano yun? Ay, pati sila, kinis mo na. Ayan, tito, kayang-kaya naman ito. Kasi bata pa siya. Pero nakakasad lang din na ang aga niya mag-maintenance. Kasi si Krim, oh, kahit papano, nag-start siya mag-maintenance, 7 na siya. Actually, mag-8 siya this year. So, parang ganun naman eh, pagpa-senior na, ayun, medyo magsisimula na maglabasan yung sakit. Pero para dito sa batang ito, mahaba-habang ano yung ano namin sa liver. Speaking of liver, siguro ipag-change diet ko sila kasi dapat yung mga food na makakabuti sa liver yung ibibigay ko. With regard sa exercise naman, kasi diba lumalabas-labas sila sa hapon, nag-walking kami. Bike pa nga kay Gigi eh, kasi maharot yan. Basta kaya lang daw, tapos hindi nahihilo. Wala namang nire-restrict doon. Kasi parang never naman na ang trigger nila is yung exercise. Hindi sila nagsiseizure nang pagod na pagod sila. Usually nga, nangyayari siya kapag masarap yung tulog. Usog ka, usog! Ah. Ang bigat mo, be! Sila kita. Ah. Ang bigat mo. Speaking of, ayun nga daw, isa din sa side effect ng gamot is, tataba pa daw lalo. So, hindi ko na alam dito kay Krim o kung ano pang itataba nito. Parang wala ka nang itataba, be. Lalo na, di ba, kasi naspay na siya. So, ayun, kaya din lumobo yung weight niya. Tapos, ngayon, isang side effect din yun ng gamot. So, ano na talaga si Krim o? Ay, nagagalit. Behave na daw kayo. DJ, makinig sa mama. O, ito, nagbehave na si Rizzi o. Magpakamot na lang sa akin. Ayang, ginulpi na. Ikaw, Gigi, maitataba ka pa, ha? Pwede-pwede ka pa naman. Ay, medyo malaki din ganito mo, mana kay mama eh. Tapos ispapaspay pa kita. Ayun, buti na lang pala. Hindi talaga kita for breeding, meant to be. So, sa mga nagtatanong sa inyo or napapaisip kung kamusta naman yung mga kapatid na iba ni Gigi, kasi syempre hindi lang naman si Gigi yung anak ni Krim, o. Nakausap ko na yung mga owners nila and thankfully, wala pa naman. And sana wala na. Sana si Gigi na lang yung meron ito. Tinanong ko din yung mga previews na naging mga anak ni Krim, o. Kasi bago sila Gigi, may 2 liters pa. So, ever since naman, wala akong nag-reach out sa amin na may nagsiseizure. May pinagtanungan din akong mangilan-ngilan just to make sure. Okay naman daw sila, walang history ng seizure. Actually, pati nga yung owner ng mama ni Krim O. Kung saan, huy! Kung saan ko kinuha si Krim O, never daw talagang nagkaroon. So, baka talagang nagkataon lang. Actually, naisip ko nga, 'di ba, never naman ako nag-keep talaga ng apo ever since. Ito, bali si Gigi yung pinakauna kong apo na kinip. Sabi ko kasi noon, kung mag-keep man ako,
siguro doon sa yung upon na obviously nangangailangan ng special na attention, talagang merong abnormality. Tapos sabi ko nga, hindi ko alam yung reason bakit si Gigi yung napag-desisyonan kong i-keep. Parang nagme-make sense na siya ngayon. Meant to be pala talaga na mapunta siya sa amin. Tama ba, Rizzi? Tama ba yon? Kung walang Gigi, wala kang ginugulpe, wala kang kabardagulan, matatanda na sila. Ay, ayan na nga. Ako na po ang kinuli. Kamustahin naman natin itong dalawa na king and queen. Ay! Baka mag-away kayo pagbaba ko. Don, don, don. Layo, layo. Ay, ay, ay. Dito tayo sa labas. Dito tayo sa labas. Na-excite. Aray ko. Mochi. Aray ko. Ay, Mochi yan. Dito tayo. Mochi. No, kamusta naman kayo? Ha, for sure na-miss na nila kayo. Aray ko, ah! Tinapakan ako ni Mochi! Uy! Shh! Ay! Ayan, hindi napagod din kayo. Napagod din. Ooh! Galing! Ayun ang purpose ng diaper. Hulaan nyo friends kung nakakailang diaper yan in a day. Basta automatic yan pag nandito yan sa sala, tapos free roaming doon, naka-diaper. Sumuko na kami dyan sa marking-marking niya eh. Siguro kapag tuloy-tuloy, matagal siya nandito. Para talaga kami may baby dito. Pero umiihi naman sa labas. Yung tunay na wiwi niya, nasa patty area. Pag dito, pang-asar na wiwi lang yun. Diba, Mochi? Diba? So, ayun friends, in-update ko lang po talaga kayo sa lagay ng mag-ina. And hopefully, para maka-move forward na din tayo sa mga happy videos kasama sila. Diba, Mochi? Napagod. Oh, pulang-pulan ang dila mo. Ha? Kasi as much as possible, ayoko sanang pinag-aalala ko kayo. Magpapalambi. Ay, ang bibidamulag. Ang dami ng ihi. Kaya nga lang, hindi siya maiiwasan. Lalo na part talaga ng buhay nila yun eh. Pero kaya namin yan, basta one day at a time lang. Ito ang hindi ko kaya talaga. Ah, kala ko tatamaan ako. Ang grabe. Pagbardagulan nyo talaga. Kasama mga tao. So, ayun lang muna po. Ay, nako. Tatayo na nga ako. Talaga naman, nakapag-recharge lang. Kayo na nga magbabay, oh. Sit! We'll see you on our next video. Bye! Wow, cutie! Sugar, kau na. Kau na ma. Come. We'll see you on our next video. Bye!